Magnus Carlsen is about to make a history. Yan po ang ating papanoorin ngayon. Bakit po? Dahil dito po si ginaganap na Grand Chess Tour, Super United, Rapid and Blitz Croatia. Sa Blitz event, ang score niya po after 8 rounds, 8 out of 8. Winalist niya po, winasiwas, pinagbuhol-buhol, kinatay lahat. Ano pa bang dapat kong sabihin? Pero 8 out of 8 after 8 rounds. Ang mga pinag-uubos niya po, hindi po ordinaryong chess player ha. Hindi ordinaryong chess player. Unang-una, round number 1, tinalo niya Fabiano Caruana. Round number 2, Duda. Round number 3, Gokesh. Ivan Saric. Vishwanathan Anand. Yan na po Miyachi. Alireza Veruja. Richard Rapport. At ito po, round number 9, gagawa ba ng history si Magnus Carlsen? Ano po ba ang nangyari dito? Papanoorin po natin ng live para makita natin kung makaka 9 out of 9 ba si Grandmaster Magnus Carlsen. Ang kalaban niya po, Lupulescu ng Romania. So far siya po ang may pinakamababang score sa turneo. Makalusot kaya si Magnus dito at makuha niya yung 9 out of 9. Yan po ang papanoorin natin. Exciting ito. Magsisimula na po yan. Live natin, papanoorin yung laban. Ayun, tumira ng D4 si Lupulescu, Knight F6 ang tinira ni Magnus. Ang time control po pala nito, 5 minutes and 2 seconds increment. Okay, may pagka-nimso po ang ginawa. So, op, parang Queen's Gambit decline lang yan eh. Queen's Gambit decline na exchange variation ang nangyari. O, Bishop B7, E3, yan, normal po yan. Magka-casting po siguro ang itim, si Magnus. Tapos Queen C2, Bishop D3, idea dyan. Ay, hindi nag-casting, H6 muna. Oo. Tapos Bishop lang. Then may Queen B3. Bishop lang sa G4, no? Mabilis sumira si Magnus, oh. Napaisip si Lupulescu, eh. Kasi medyo kakaiba po yung ganyang approach sa black, no? Ang normal castling, eh. Pero, nag-bishop E2. Nakipaghamunan, palitan, kinapture yan ni Magnus. Binawi ng kabayo. Saka nag-C6, very solid ang approach ni Magnus Carlsen dito, mga sir. Kailangan ni Magnus manalo para sa 9 out of 9. Alam niya ba, ang kalaban ni Magnus dito, pinakamababa po yung rating. Pero nakaka-pressure yan. Hindi po dahil sa score niya na baka hindi siya mag-champion kasi leading siya eh. Ang nakaka-pressure dyan kasi eto na eh. History in the making na to eh. Wala pang nakakagawa niyan sa Grand Chess Tour na naka 9 out of 9 sa Blitz. First time po mangyayari. So, Rook E8, tamang develop si Magnus. Nag-Rook E1. Oh. Ang idea niyan, kaya nilalagyan, nag-F3 E4 yan eh. F3 E4. So, Rook A, E1 ang ginagawa. So, anong gagawin ni Magnus? Nag-isip si Magnus. Lamang ng konti si Magnus sa oras. This is it, pansit ito. Isip si Magnus. Knight D7, tamang development lang, no? Pero napapaisip siya, eh. Alam niya parating yung F3. Alam niya parating yung F3 dyan, eh. O, yun na nga. Nag-normal development lang. Mag-F3 yan, malamang. Kasi kahit weak yung E3 doon, may E4 naman yan. Titirahan ng mga F3, Bishop F2, atras. Ganon. Okay. Di makatira si... Ayun, tinuloy. Tapos B5 lang? Agresibo yung B5, ba? Na-weaken yung C6 na po na. Ah, baka mag-knight B6, knight C4. Yun siguro yung gagawang ikot niya sa may kabayo, no? Knight C6 lang siguro ang gagawin. Nag-king move! Tumakbo lang sa Gedli yung king. Oh, napatira yun na. Hindi pinansin yung B5. Oh, nag-rook C6. 8. Tamang depensa sa C6 in case na umalis yung knight. Tapos nag-rook sa may D1. Ah, okay. So, didepensa niya ngayon yung D4.
Bakit niya kailangan depensahan? Gusto niya mag-E4 at some point siguro. Nag-B4, okay. Mag-Knight A4 yan, malamang. Yan ang pinakamagandang square. Ang pangit sa B1 eh. Babalik lang. So at least dito, may suporta yung C4 or C5 na square. Itutulak siguro ni Magnus. Kasi weak yung kanyang C6 dyan eh. Backward pawn. So pag may backward pawn ka, dapat pinabalik mo yan eh. Baka i-C5 yan. Lamang pa rin ng konti sa oras si Magnus. Pero dumidikit na ah. Ayun, sinipay na nga ni Magnus. Tinulak yung pawn. Malaman tikman yan. Pag hindi tinikman, may isisipor. Lalakas yung pawn na yan. Kaya ikakapture yan. And at the same time, ang mangyayari, weak po yung D5 ni Magnus isolated. Yun nga lang, may weakness din sa E3. Ito pong si Lupulescu eh. Teka lang, wala bang bishop takes f6 dito? Pagka bishop takes f6, hindi mo makapture ng bishop yun eh. Dahil babagsak yung kabayo sa may c5 eh. Anong gagawin ni Magnus? Bishop takes f6. Hindi, ang pangat naman pag pawn takes. Sirain mo pawn structure mo. Ayun na nga, nag-bishop takes f6. Anong gagawin dito? Bishop takes f6. Tapos shadow knight takes a4. Pero shadow knight takes a4, no? Kasi masisira pong structure pag nag-pawn takes dyan, eh. Out of the question na yung bishop takes f6, eh. Ng black. Magna knight takes a4. Knight takes a4, queen takes a4, saka bishop takes f6. Baka ganun yung mangyayari. Knight takes a4, paano kung nag-bishop e7? Rook takes. Ah, may capture din sa E2 eh. Okay, okay. Tapos makakapasok yung tori. So, magna knight takes A4 po siguro ito. Walang iba. Pero nag-isip si Magnus. Naku, lumamang na ng konti si Lupulescu, no? Alam niyo yung kalaban ni Magnus, siya yung lowest, ha? Lowest seed, lowest scorer. Paso, nakaka-pressure yan. Sa totoo lang, yung andyan ka na. Will you be able to get yung record-breaking na performance, 9 out of 9. First time mangyayari yan eh, sa history po ng Grand Chess Tour. Grabe si Magnus eh. 8 out of 8 hanip na yan. Kala mo hindi marunong mga kalaban, binugbog niya lang lahat. Pang 9 out of 9, perfect! Magagawa ba ni Magnus? Nag-iisip pa rin si Magnus, naalangan siguro siya kung anong gagawin niya, ano? According to engine evaluation, equal daw. Pero halos isang minuto na ang kalamangan ni Lupulescu, hindi makatira si Magnus. Ano kayong pinag-iisipan niya? Parang persado naman, no? Ayun na, kinapture na. Pero nag-drain yung oras ni Magnus doon. May isang minuto na ang lamang ni Lupulescu. Of course, ganyan na nga ang mangyayari. Medyo magulo ngayon. May capture sa A7, may capture po sa may B5. Pero walang kinapture kahit isa. Nag-knight lang po sa F4, hitting the pawn ng D5. So ngayon, medyo magulo talaga. Hangin po yung E3 pawn ni Lupulescu, pati yung B2. Pero kay Magnus, hanging tatlong pawn, D5, B4, and A7. And according to engine evaluation, very close to equal po ito. Ang tanong, ano ang kakainin dyan ni Magnus? Kinain yung E3. So, malamang kainin din yung D5. Knight takes D5 po, siguro ito. Knight takes D5. Nag-iisip si Lupulescu, no? Of course, kinapture na nga yung D5 at nag-rook E2, hitting the pawn on B2. Ina-atake yung pawn sa B2. Ang tanong, may mga discovery attack. Wala eh, no? Pagka knight takes f6, queen takes f6 lang eh. Anong kakainin mo, Lupulescu? Pwede bang a7, b4, or depensahan mo yung b2? Pwedeng i-b3. Ay, pag nag-b3, yari, may rook c2. Rook c2 pala, yun pala yung threat. Rook c2, papasok pala yung tore. Sosok pa yung tore, mga sir. Teka, hindi ba pwede knight c3 pala? Ah, may rook dito. May rook dito. Knight c3, attacking the rook, attacking the queen. Madi-discovered eh. Kaso may rook dito.
May rock dito doon. Oo. May rock dito eh. So, ano nalang gagawin? Kakaption na lang ba sa mga phone? Hindi makatira? Nag-iisip pa rin? Ganyan talaga pag marami kang option na pwedeng kainin eh. Knight takes B4 para walang rook C2 and at the same time na-discovered yung Reyna. Pwede ba yon? Parang pinakasimple, no? Simple approach. Ganda kasi ng rook E2, rook C2 idea na yan eh. Nakakatakot yan eh. Hindi pa rin makatira. Lumamang na si Magno sa oras. Nako, malaki na siguro talaga ang pagkakataon na makuha po yung knight. Ayun, nag-knight C3. So, rook D2. Ay, hindi. May queen E8 pala. Hindi maka-capture yung tori oh, kasi malilibre yung reyna ngayon. Hamon yan eh. So, persado ata queen takes. Ayun. Ay, hindi. Pwede queen takes B4 ah. Anyway, hindi ginawa eh. Okay, tumalon na po yung kabayo oh. Papasok pa rin siguro yung tori. Babalik. Oh, balik mo yung tori. Rook E2. Or maybe rook C2. I'm not sure which one is better. Rook E2, rook C2. Same idea. Dodoblehin yung tore sa second rank. Ayan, nag-rook C2. Yan ang pinili ni Magnus. Kinapture yung B4. Of course, kakapture rin yung B2 dito. Bumalik. Oh, the one pawn up. One pawn up. Malamang mag-rook E2 muna yan. O iiwas yung bishop. Dahil tingin ko mag-rook E2. Ayan. Papasukin. At yun na nga, pinapture. Magwa-one pawn up dito si Magnus. Rook takes lang, one pawn up na. May chance lang manalo si Magnus. Time pressure pa yung kalaban. Nako po, ayan na. History in the making mga sir. Grabe, magna 9 out of 9 ata si Magnus. Pero teka lang ha, yung mga ganitong klaseng rook endgame. Malaki daw po yung mga drawing chances nito. Kasi kahit papano, hindi maganda yung pawn structure ni Magnus. Yun nga lang walang oras sa kasi Magnus ang naglalaro sa itim. Kahit equal basta endgame, pinapanalo niyan. Ganyan yan kagaling eh. Tingnan natin. Pasingaw lang yung puti oh. Hop, sinasagad yung pawn sa may H4 para hindi makatulak o hindi makatakbo din yung king sa G3. Teka lang, may rook C4 ah. May rook C4? Masasalbahi yung pawn sa H4 ah. Close to equal na daw. Hindi makatira si Magnus. Na-extend pala yung pawn sa H4, no? Anong gagawin niya? Babagsak mga sir eh. Excuse me po. 6 seconds! 5! Tumira ka! Uy! Nala! Hala! Oh! Naubos yung oras? Ay, hindi tumira. Ayun, anong nangyari? Babalikan natin mamaya sa review. Nag-rook F2, tapos rook C4, kinapture. Ah, okay. Ganun nangyari. Hindi na ni Magnus sinipensahan yung H4. Uy, tira Magnus! Nag-zero na naman! Ibig sabihin talaga nagkakapanikan. Alo, nag-log na. Ah, okay. Nag-rook F2 ulit. So, ang threat niya, ganun nangyari. Mamaya siguro pakita natin daan-daan. At winning na daw si Magnus! Winning na daw si Magnus! Ayan na yung passpawn. May F3 threat. F3! Grabe yung F3, oh. Kinapture-capture. Rook B2, A2. Easy win po ito, mga sir. Easy win na yan. Easy win. Ayan na nga. Rook B2, A2. Oh, pagka A2, rook B1. Hindi makangat yung tori, mag-iiwan promote. At dahil dyan, mukhang tapos ang laban. Malakmakan mo na rin si Magnus. Grabe yung ginawa. Wala na akong masasabi pa. Pinerpik. Hanip na yan, naiyak ako. Hindi, nagluluhamat ako. Grabe. Grabing performance yan mga sir. 9 out of 9 ngayon. Mabilis lang po na analysis. Ano bang nangyari?
Puntahan lang po natin yung mga position na kanina magulo na hindi natin masyado maintindihan. So, yung opening po nila, Queen's Gambit Decline Exchange Variation. And then, nag-E3. Normal lahat yan eh. Pagka E6, umaatras yung bishop. Pero dito, yung castling na tira, hindi ginawa ni Magnus eh. Nag-Bishop G4 po siya. At pagka Bishop G4, yung normal na Queen B3, hindi ginawa ni Lupulescu. Nag-Bishop E2 po. Lahat po yan ay linya pa rin. Nangyari na before. So, kina-capture po yan, knight takes, at dito po, nag-C6 si Magnus. Pagka C6, tumira ng nobility si Lupulescu. Kasi ang ginawa before, nag-queen C2 eh. Pero si Lupulescu, nag-castling. Nag-castling din si Magnus, queen C2, typical po na square yan. Ang common na ginagawa po dito ng white is yung minority attack, tapos ganyan no. Iwi-weekend lang po yung C6. Yung isa, yun yung tinira ni Lupulescu, rook E8, rook E1, knight BD7, F3. Yung gusto po mag-E4. Pero si Magnus nag-B5 dito eh. Pagka B5, king H1 lang. Oh. Commending lang sa Gedli. Nag-rook C8, nag-rook D1, tapos B4. Tumalon sa A4, C5. Ayan. So dito na medyo gumugulo na eh. Kasi kinapture po yan. Knight takes, tapos Bishop F6. At pagka Bishop F6, ayan, nag-isip po ng matagal dito si Magnus. Nung tinignan ko yung mga engine na tira, number 1 yung knight takes A4, yung tinira ni Magnus. Pero tingin ko, pinag-isipan din ni Magnus yung second best move. Meron po pala kasing B3 idea. Kaya tagal tumira ni Magnus dyan eh. Pinag-isipan niya to kasi pwede din pala to eh. Example, kinapture mo ito, saka katitake sa A4. O, di ba nakahangin yung queen? Medyo magulo nga lang po talaga. Ang may tirada po kasing takes lang dito, tapos takes, ayan. Ganyan yung mangyayari, tapos queen dito. Pero according to engine evaluation, equal daw po ito. Okay din daw yan. Ibalik po natin sa nangyari, no? Kaya ang ginawa ni Magnus, nag-knight takes A4 na lang, queen takes A4, saka bishop takes F6. Tapos dito, magulo eh. Magulo eh. Ang dami pwedeng kainin. At yung tinira pala ni Lupulescu, number 1, no? Number 1 engine move. Tapos rook takes E3 si Magnus, number 1 engine move. Knight takes D5, rook E2, number 1 engine move. Ayan, dito ako napasilip. Ano bang mas maganda? Tinira po kasi knight C3, no? Anong mangyayari pag ano? Pag nag-knight takes B4 lang, anong gagawin? Kasi threaten yung queen, eh. Ah, rook dito lang daw, sabi ng engine. Rook dito. Ano pa? Rook dito lang. Equal lang daw, eh. No, close. A little bit better si Magnus, pero very close to equal yun. Rook dito. Tulingan natin pagka takes. Eh, nasa loob. Kahit pa paano, no? Paano pag dinipensahan lang? Paano pag dinipensahan lang? Rook C1 pala. Palang yan. Ayan, may mga ganyan pala. So, iniwasan nyo ni Lupulescu. Number 1 engine move yung tinira niya. Knight C3. Kaso, Queen E8 pala. Ngayon, ang gusto kong malaman, bakit hindi tinakes ito? Mukhang mas maganda. Ay, may rook B8. Tapos gaganunin. Hindi, hanging ito eh. Ano mangyayari? Queen takes B4, rook B8. Engine suggested move to eh. Hindi pala yun ang gagawin. Ang gagawin pala, kakapturin daw. Ayan. Ayan daw mangyayari. 2 rooks for a queen. Pero pagka knight C1, very solid daw. Pero lamang po ang itim, sabi ng engine evaluation. So, balik po tayo doon. Ang ginawa nga po, kinapture takes and then knight D5. Nag-rook lang sa C2. Kinapture, nag-rook takes B2, tumalon, and then rook lang daw sa may E2 na naipulis pa pala yan. Hindi pa pala yan yung best move. Ibalik natin na sinasuggest po, sabi, wag mo ipalit yung bishop kasi malakas na yung tori mo eh. Wag daw ipalit. Ganun pa rin idea, pero wag ibibigay yung bishop. Kasi pagka rook E2, eh, hindi daw maganda dahil may knight takes, no? Knight takes, pawn takes, and then nag-rook G1. Kahit 1 pawn up, drawish daw po ito. Drawish. Tingnan natin kung paano itatabla. Oh. 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 Ayun. Actually, H4 daw ang pantable. Pero tingnan natin. H4. Nagdoon. Okay. Rook C4. Eh, drawish pa rin eh. Rook takes F3. Rook G4. Tama. King F8. Rook takes H4. Nag F5. Tumulak.
Ay, grabe yung pantabla. Kailangan makita ito ni Lepulescu. Tama, tabla po. Persano mapalit yung isang turi. Rook A1. Pag tinakes mo, libre, may capture doon. Yan, drawish po yung ganito klaseng endgame. Kahit 1 po na po yan, tabla yan. Kaso mahirap makita yun eh. Like 11 seconds. Nag-rook C4. Nag-king G7. Nag-rook D4. Nag-F4. Nag-king H1 yan. Diyan po tuluyan na nawala ang pag-asang makatable. Kasi tabla pa rin daw kung rook E1. Talagang pinipilit po yung rook E1. Kaya lang hindi talaga makita eh. Kasi mahirap. Mahirap mapansin yun. No? So pagka-king move, nag-rook F2, winning na daw. Dahil after rook D3, A4, ayan yung ginawa ni Magnus. Oh. Ayun no, nag-king move pa nga eh. Ayun no, nagtulak na. Ayun no, grabe. Oh. Kailangan pala yung king move para wala pong pawn takes dahil check po yun. Kaya nag-king move. Nag-rook takes F3, takes, and then rook B2, nag-resign. Kasi ang next move po ni Magnus ito, kahit ano itira po ng white, kahit ano itira, wala pong way para madepensahan yan. Kahit tutukan mo yan, tutulakan ka eh. Dahil ang next move po, yung rook B1, it's a check, at hindi mo talaga madidepensahan yan. Mapopromote po talaga. At dahil doon, sa panalo na yan, Magnus Carlsen, history po ang ginawa. Record-breaking, 9 out of 9 sa day 1 ng Blitz event dito po sa Super United Rapid and Blitz Croatia 2023. First time po nangyari sa Grand Chess. Pinerpect. Grabe. Hindi pipitsugin yung mga kalaban ni Magnus. Hindi po ito yung mga normal lang na Grandmaster, mga elite Grandmaster ang kalaban mga sir. Anyway, sobrang nakakabilib si Magnus. Congratulations. Napakagandang performance na yun. Salamat po sa mga nanood at nakisama sa atin. Muli ito po yung Coach PD Master Daniel Causo. Abangan nyo po yung mga susunod na video. Salamat sa suporta ulit. God bless po mga kabiyahe. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.